So ayun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po ang lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate The Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga Kalingap at Kabagis, no? Disclaimer lang po, bago po natin simulan ang ating reaction video ay hinihiling po ni Jubilito TV Official ang inyong pag-unawa, ang inyong sabihin na nating pag-intindi dito po sa gagawan po natin ng reaction video dahil medyo may medyo maselan po ito. Lalong-lalo na po buhay po ang pinag-uusapan dito. At hanggat maaari po ay huwag po tayong magbigay ng mga negatibong komentong magbibigay ng impact dito po sa taong ito, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Sana ilagay din po natin once for a while ang ating sarili sa taong ito bago po tayo magbigay ng opinion at komentong masasabi po nating makakapagbigay ng negatibong impact sa kanyang pag-iisip and at the same time sa kanyang kalusugan. So ito na nga mga Kalingap at Kabagis, no? For today's reaction video, kung alam po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging recent video upload ni VG Scheme Official, staff ni Ruel of Malalag, na kung saan ay very shocking po ang revelation, ang in-announce niya po kung bakit po siya naisugod sa ospital. At ano ang kadahilanan kung bakit po siya naisugod ay makakakan po kayo mga Kalingap at Kabagis. Masyashock po talaga kayo, no? Dahil hindi po natin sukat akalain ng isang akala mong napaka fulfilled na isang individual ay meron po palang tinatagong alam nyo na kalungkutan sa kanyang sarili at masasabi po nating siguro dumating sa puntong hindi niya na nakayanan kaya niya po nagawa itong mga bagay na ito. So without further ado mga Kalingap at Kabagis, sabay-sabay po nating panoorin. Then later on magbigay po tayo ng opinion natin dito po sa nangyari kay VG Scheme Official. So narito po yun. As you can see dito mga Kalingap at Kabagis, related po ito sa naging reaction video natin sa kanya 6 months ago na may title pong VG Scheme, lilisanin na ba ang pagcha-charity? So dito po mga Kalingap at Kabagis ay ishinare ni VG Scheme ang kanyang issue, problema. Lalong-lalo na po nung bumaba po ang kanyang views sa platform na ito. At dito po ay parang nagpaalam siya at that time na pansamantalang lilisanin muna ang pag-YouTube. Pero dahil nga po sa encouragement na ibinigay nila Ruel of Malalag ng kanyang mga kasamahan sa grupo po ng Team Rochelle ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging isang charity vlogger mga Kalingap at Kabagis. Pero sa pagkakataong ito, muli na naman pong, alam niyo na, nanumbalik ang kanyang kalungkutan at masasabi po natin kanyang depression hanggang sa dumating sa puntong ito na nga po, ang hindi po natin inaasahan na siya po mismo ang kikitil sa kanyang buhay. So ito po yun mga Kalingap at Kabagis. Panoorin po natin. Mga Kalingap, bilang kasi marami na rin po nagtatanong kung ano nga bang nangyayari. Ito mga Kalingap, di ako magsisinungaling sa inyo. May iba man yung tingin nyo sa akin, maghalit man kayo sa akin, at di sinabi ko sa inyo. At alam ko na nakakasalanan itong ginawa ko. الجميع يتحدث عن مؤشر S&P 500 فيما يلي خمس حقائق يجب أن يعرفها كل مستثمر. تقلنا تايون ميدنا دلا نرابق بكت سدب كبو نجن سنا سندان نا سندان نجن سا نمتجم وسبين
ang problema ng pamilya, sa trabaho, sa lahat-lahat, sa pagbabayaran. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin. Kulong-kulo na po, wala akong makausap. As in, wala po akong makausap sa mga ganitong bagay. Kaya siguro kinimkim ko na hanggang sa sumabog na, hanggang sa maisipan ko po na magpakamatay, na magbinti. Alam kong mali po. Alam ko po na makasalanan itong ginawa ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Ayan po, no, kung mapapansin po ninyo mga kalingap at kabagis, no, yung leeg po ni BG Skim, may bakas pa rin po ng tali. No? Ayan po yung pasa na talagang katunayan lamang po na talagang sinubukan niya pong magbigti at wakasan ang kanyang buhay. At mabuti na lamang po ay naisugod pa rin siya sa ospital at laking pasasalamat po, no? Dahil nabigyan pa rin po siya ng pangalawang buhay. So, pagpatuloy po natin. Tagpuan na nila ako na nakapitay na at hindi na umihinga. Halos halilat na po ang kulay ko. Matagpuan nila ako. Alam ko may mag-iiba ang tingin sa akin dito. Hindi ko po kayo masisisi. Pero alam niyo yun, pag ganito pala na na-depress ka na, punong-puno ka na, wala kang pagsabihan, wala ka ng pakialam sa paligid mo. Magagawa mo ito mga gantong bagay. Pero nagpapasalamat ako dahil pinigyan pa rin ako ng chance ng Diyos. Makita ko muli yung anak ko. Pamilya, na malayos ko lahat. Ang lahat-lahat. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako. Hindi ko akalain. Kaya sa inyo po, mga manonood, maraming pong salamat. Kung kayo naman po galit, pasensya na po kayo. Ang hirap. Kaya sa may mga pinagdadaanan din po katulad ko, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo po nang gagawin. Siguro mas lalo natin pag-iintingin o mas lalo natin ilapit ang kaluluwa natin, ang sarili natin sa Panginoon para di tayo nagkakaganito. Naibuhos natin lahat sa Kanya sa mga problema po. Isa pa, ginawa ko ito. Di ko alam kung magkano yung bill din natin dito. Pero kahit di pa ako okay itong day ko, bukas na bukas po, magsasabi ako sa doktor para makalipat na po kami, makalis na. At mga pagbagong buhay na po. Hindi ko po alam kung kailan ako babalik sa pagpa-vlog. Pero bibigyan ko mo na.
Trouble ng time. Yung time yung sarili ko, yung family ko po. Lalo na ang Panginoon. Lalo na po, the Lord. So yan ang ano, mga Kalingap at Kabagis, no? Aminado naman po si VG Scheme Official sa kanyang ginawa na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagbibigti sa mga kadahilan ng sabihin na nating problema sa pamilya, problema sa financial, at pinagsama-samang klase na po ng problema. No? Alam naman po natin na itong si VG Scheme ay masyado po siyang very fragile po, no? Lalong-lalo na po pagdating sa problema sa pamilya at problema sa financial. This is one of the reason din also, mga Kalingap at Kabagis, 6 months ago, nung ginawan po natin ang reaction video si BG Scheme, ay nagpaalam siya dahil sa mga kadahilan ng bumaba ang kanyang views, bumaba ang kanyang revenue, marami siyang bayarin, and so on and so forth. So, parang ang nangyayari ngayon ay bumabalik na naman po, no? Yung pagkakataon na yon, yung scenario na yon, na kung saan ay patong-patong na po, no? Yung dumarating na suliranin sa kanyang buhay, at ang nakikita niya na lamang pong solusyon para po matapos na ang lahat ay ganun din po, wakasan din po ang kanyang buhay. At mabuti na lamang po, kagaya nga ng sinabi natin kanina, ay may nakakita sa kanya, naisugod siya sa ospital, kahit masasabi na po nating 50-50 na nung naisugod, pero awa ng Diyos ay binigyan pa rin po siya ng pangalawang buhay, no? At sana magsilbing kwento, wake up call kay VG Scheme, na kung saan ay hindi kasagutan ang pagkitil sa iyong sariling buhay para masolusyonan yung mga problemang ating pinagdadaanan. So just imagine na lamang po, no, na hindi po tayo binibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon nang hindi po natin kayang irisolba sa ating sarili, no? Hindi niya hahayaan na yung pagsubok na yon ang magiging dahilan para sukuan mo. O sukuan mo ang iyong buhay, at sukuan mo ang mga taong nagmamahal sa iyo. So, lesson learned, BG Scheme, yung bakas ng tali, no, sa leeg mo ang magsilbing guide mo ngayon sa iyong pangalawang buhay, at gawin mo itong reference sa mga gagawin mong desisyon sa mga darating na araw. Kung ang pagtigil sa vlog ang makakasolusyon o makakatulong, makakabawas sa iyong isipin, walang hahadlang sa'yo, walang question sa'yo, dahil sariling buhay mo yan. At seek guidance sa mga professionals, lalong-lalo na sa pinagdadaanan mo, no? It will be better na magpakonsulta ka sa isang espesyalista. Lalong-lalo na ang depression ay hindi biro, no, nowadays. Dahil karamihan ngayon ay nakaka-experience na ng ganitong klase ng, alam nyo na, mental conditions, na kung saan maraming iniisip, hindi lamang sa aspetong financial, sa aspeto ng pamilya, na pag pinagsama-sama mo, ay masasabi natin talagang it will be a disaster, no? At ang mga consequences nito ay magiging puro negatibo kung hahayaan mo lang nakakainin ka ng sistema ng depression. So, seek guidance professionally. Yan ang may advice ko. At iikwan mo, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong mayroong positive vibes na sa tingin mo ay makakatulong sa iyong pag-recover. Dahil napaka-importante niyan, BG Scheme, no? Dahil kung positive yung mga taong nakapaligid sa iyo, ay positive din na energy ang makukuha mo sa kanila, at hindi ka makakapag-isip ng mga bagay-bagay na hindi maganda. And one more thing, harapin ang problema, huwag talikuran. Kung ano man yan, gawa ng solusyon, at makakahanap ka rin naman ng mga alternative na paraan para masolusyonan ang problema. No? Hindi solusyon ang paggawa ng hindi solusyon sa problema ang paggawa ng panibagong problema. Yun ang masasabi natin dito, mga Kalingap at Kabagis. No?
And we do hope sa mga viewers po natin, huwag po nating i-bash si BG Scheme, no? Dahil bawat individual ay may kanya-kanya po tayong kapasidad kung paano po natin hawakan ang isang sitwasyon sa ating buhay, no? Nagkataon lamang po siguro na si BG Scheme ay hindi siya ganun katatag sa paghawak po ng mga ganitong klaseng senaryo na nangyayari sa kanyang buhay. Bagkos, i-guide natin siya sa mga taong malalakas ang loob at napagdaanan yung mga ganitong pagsubok sa kanilang buhay, i-guide natin si BG Scheme, no? Hanggang siya ay totally makarecover, may balik niya ang dating siya at muli nating makasama, mapanood bilang isang charity vlogger ng Team Kalinga. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano po yung masasabi, opinion, reaction dito nga po sa nangyari kay BG Scheme, no? Mga Kalingap at Kabagis. Pag-usapan po natin yan sa ating comment section. So yun, mga Kalingap at Kabagis, no? Muli maraming maraming salamat. Dahil ka sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito, ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, palala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang at Ed na Vlogs Kalinga Prab. Royal of Malalag, sama na po natin, no? BG Scheme Official. Supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po po kayo sa mga darating nating reaction videos. At pag nagustuhan nyo po ang ating videos for today, pakilike and share na rin po ang ating video upload for today. So hanggang dito lang, mga Kalingap at Kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng team ko sa ng Karepa Year 2024. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!